ako sa Garden of Peace Cemetery kung saan inihahatid sa uling himlayan ang anak ni Vice President Lucas Cabrera na si Marco Cabrera. Kung mapapansin nyo nga ay naipasok na ang karo kung saan nakasakay ang labi ni Marco Cabrera. Nasa labas din ng sementeryo ang mga supporters ni Vice President at isinisigaw ang hustisya para sa anak na pinaslang ni Cardo Dalisay na miyembro ng Vendetta. Matatandaan din dati na pinagbantaan na ang buhay ni Vice President ng nasabing grupong ito. At ayon nga sa kanyang dating pahayag, ang dahilan kung bakit nais patayin si Vice President ng Vendetta ay dahil siya ang nangungunang sumusulong para pabagsakin ang grupong ito. Was more than just my son. He was everything to me. He was my pride, my joy. He was my best friend. He was my life. Mahirap daw para sa isang magulang na maglibing ng kanilang anak. Pero ang pinakamasakit para sa akin, wala ka na sa buhay ko, Marco. Na hindi kita makikita, na hindi na kita maiyakap, na hindi ko na maririnig ang boses mo. Nagmahal lang po ang anak ko. All he wanted was to be loved. And to love. Hindi ko na makakayang hindi makita ang anak ko. Marami akong pagkukulang kay Marco bilang ama. Nagkulang ako ng oras at atensyon sa kanya. At maaaring hindi ko naparamdam sa kanya ang pagmamahal na hinahanap niya. Mahal na mahal ko si Marco. Mahal ko sila ng kapatid niyang si Brandon. I tried to give them everything they needed. I tried to provide for a
a bright future. Pero ngayon, alam ko na hindi lang yun ang dapat kong ibinigay sa kanila. May mga bagay na dapat kong sinabi habang may pagkakataon pa. Habang kaharap ko ang mga mahal ko sa buhay. Para sa iyong katayin.